Hi guys, how's it going? It's me, Icer Mac. Kamusta po kayo? Today for this video, we're up for a reaction video. Before that, kung bago ka lang po sa akin channel, let me introduce myself first. I'm Icer Mac and I do reaction videos. Gumagawa din po tayo ng mga e-learning videos and also we do unboxing. And if you're a returning subscriber naman po, well, maraming salamat sa pagbalik. So yun nga, as you can see sa ating video title, ang gagawin po natin na reaction for today ay actually trending video ito na napanood ko sa aking cellphone upon browsing sa aking Facebook account. Talagang super catchy or nakatatawag siya na pansin kasi ang involved dito ay isang matandang babae or lola, tapos nagre-refill siya ng tubig or ng isang brand ng tubig, and then ginagamit niya ay yung tubig na mismo na doon lang sa parang cooler lang. So in short, parang hindi malinis yung tubig or parang ni-recycle lang. Yun yung parang perception natin, ha, bilang isang manonood. Syempre, alam din natin kung ano naman yung side ni Lola. Kung bakit niya ba nagawa yun or ano yung purpose niya, bakit niya ginagawa yun. Disclaimer lang, wala tayong ibang tayong nais palabasin or patunguhan na tao rito sa ating reaction video. This is just for only awareness na rin sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa mga bumibili ng tubig or any food na tinitake natin na nasa bangketa or hindi tayo sure kung saan nang galing. Kaya naman, without further ado, tara, let's make a reaction video. Okay, so ito po yung video na mula sa 24 Horas Weekend. Actually, napanood ko to noong Sunday, pero ito, gagawin natin reaction. Nag-viral ang video ng isang bitera kung saan sinasalinan niya ng tubig ang bote ng mineral water. Ang kanyang paliwanag sa pagtutok ni Jonathan Nanda. Yan. Ayun, oo. Galit sa styrofoam box cooler, ang tubig na isinali ng tinderang yan sa bote ng mineral water. Tinakpan niya ito at ipinasok sa isa pang styrofoam box na nasa gilid niya. Hiwalay sa mga panindang tubig niyang nakadisplay sa bangketa. Yan, di ba? Diyan pa lang, parang ang magiging first impression natin dyan ay since dahil nga may mga tubig tapos nagtitinda si Lola, so parang magiging first impression natin ay parang nire-recycle niya lang tubig or nire-refill niya yung tubig na galing dun sa icebox water. Na alam, na parang sa atin, hindi siya malinis. Kuha ito ni Vermel Talatan na bumibili lang noon ng buko juice sa katabing tindahan. Pinigyohan niya raw yun nang makita pangatlong bote na ang sinasalinan na yon ng tubig ng tindera. Ah, so pangatlong bote na. Ipustan ako sa kanya eh. Kaso lang pansin ko siya na makita ko marami siyang bote na juice to. Eh, tapos nilalaman naman. Nakita naman na yung paper cup, nilalagay niya doon sa bote ng cooler, tapos sinasalok niya yung tubig. Pag-upload niya ng video sa social media, mabilis itong nag-viral at lagpas 5 million views na. Oh. Naglabas agad ng pahayag ang kumpanya Nature Spring, lalo't may logo nila ang boteng sinasalinan sa video. Actually, marami ng mga incidents na ganito eh. Kasi ako, nag-college din ako sa Manila. And, di ba, minsan, halimbawa, nasa loob tayo ng public transportation or, halimbawa, sa jeep, may mga nag-aalok-alok doon ng tubig or minsan nasa bangketa. There's a part in my mind na parang I'm just asking kung malinis ba to sa kaya galing na tubig nito. Lalo na Nature Spring pa, no? Pagtitiyak ng kumpanya, bawat bote ng kanilang mineral water ay iprinoseso sa loob ng malinis ng mga planta na may mataas daw na kalidad ng pamantayan at otorisado ng Food and Drug Administration para matiyak ang kaligtasan ng mga iminom. Okay. Paalala nila sa publiko, i-check lagi kung nakasil ang takip ng bote para masigurong ligtas ito at hindi ito nabuksan. Tama. Isa yun sa pinaka-surest way natin para malaman natin if nabuksan or parang tampered na yung bottle na inuman natin. So kapag hindi, di ba, usually may seal, so kaya nga siya gaganunin mo talaga, ititwist mo talaga. So, di ba, obvious naman na kapag ganun mo, pag bili mo, binigay sa'yo yung bottle, tapos hindi siya, or wala siyang twist, or parang hindi siya nag-pop, di ba? So, automatic yung parang nabuksan na. So, pwede daw natin ito ibalik. Pinuntun ng GMA News ang tindera sa video para makuha ang kanyang panic. Nakita namin siya sa kanto ng Felix Avenue at Marcos Highway sa Cainta, Rizal. Ah, okay. Sa Cainta pala ito. Nadadaanan ko to kapag pupunta ako sa division office namin ng Rizal. Kasi patay-tay yun. So, isa sa daan para makapunta ka doon ay itong Marcos Highway na to sa may tapat na Santa Lucia. Siya si Nanay Betita Manicos, 74 years old. Napanood na raw niya ang viral video niya. Hindi raw ipinenta ang boteng sinalinan niya ng tubig. Bagkos, ipinanligo lang daw niya ito. Nagsasabi talaga ako dahil sobrang init. Maga-ano na yun, sobrang init. Binuhos ko sa auto ko.
Oh, ipanliligo pala ni nanay. Kaya niya sila sa hadlock yun. Tapos, lipang ko dito, di ba? Sambasan na doon damit ko. Pupunta pa ko doon sa bakit ng bata tinuti, nililigo ko. Ako kasi nasabi nito nakapanood, baka doon yung binibenta niya, sinasabi niyo. Yan, tinanong na reporter na sinasabi ng nakapanood, baka raw yung binibenta yung sinasabi niya. Panoorin natin yung tone niya. Diyos ko po, di ko nagawin mo. Dahil kumikita ako dyan. Ang totoo lang, sir, hindi yaman. Dito ko binuhay yung anak kong walo. Naiyak din si Nanay Bibita nang ikwentong nagalit ang kanyang mga anak na nasa probinsya ni Bangungsod nang mapanood ang viral video niya. Oh! Siyempre, no? Since nag-viral na siya, talaga mapapanood ito ng maraming tao. At mismo mga anak niya nakapanood. Paya ko ito sa manduko, ginagagalit ang mga anak ko eh. Ginagawa ko, at tanda-tanda ko na ron, ginagawa mong ganyan. Dapat, bago niya ako pikipidyuhan, tinanong na niya kung nanay bibinta ko ni Buyan. Ina-admit ko din na yung mali ko na ano eh, na hindi ako nagtanong agad, hindi ako nag-clarify. So, sorry ni nanay, pasensya na. Dahil sa nangyari, hindi na raw uulitin ni nanay ang pagsasali ng tubig sa bote. Para na lang kay nanay. Oh, silver lining. Kung medyo namisin ko yung break yung ginagawa niya. Kasi marami din para ngayon ang mga mayroon ng past experiences ng mga ganyan. And Jonathan Andal, nakatutok 24 hours. Okay, so yan pala yung pinakadahilan behind that viral video, no? Okay, so sige, i-analyze natin, isa-isayin natin. Ito po, disclaimer na nga, reaction ko lang din po ito. Kung ano man po yung masasabi ko ay para sa akin po yun. And if meron man po kayong sariling reaction or magiging taliwas kayo sa sasabihin natin, ay we respect that. Okay, so both side actually ay may mali. Doon muna tayo dun sa part ni nanay. Dahil nga na-upload yung video, di ba, nag-viral yun. Tayo bilang Pilipino, syempre i-assume talaga natin na dahil nga unang-una nagbebenta si nanay ng tubig, pangalawa nagsasalok siya, tapos na doon pa siya sa pwesto na yun. So parang iisipin nga naman talaga natin na parang nire-refillan ni nanay yung tubig na yun, o yung bote na yun ng tubig na galing mismo doon sa box na lang na yun. So in short, parang maduming tubig yung nire-refill niya tapos ibebenta. Hindi natin masisisi yung madlang people kung yun yung iisipin. Kasi nga naman, nandun sa sitwasyon na yun, nandun sa image, sa picture na yun, yung, or nandun sa video na yun, yung ginagawa ni nanay. Kaya naman talaga may isip at may isip natin yun. At dahil napakinggan nga natin yung side naman ni nanay, unang-una, hindi raw siya masamang tao. Pangalawa, dito siya kumikita. Dito niya nabuhay yung pamilya niya. And napanood ng mga anak niya yung viral video. Sinabi sa kanya na matanda na siya, ba't niya daw gagawin yun? So somehow, kahit papaano naman ay kapanipaniwala naman yung sinabi ni nanay. Na baka nga naman sinasalin niya yun. Tapos dahil nga sa sobrang init, di ba minsan baka pinantatouch niya yun sa balat niya para maibsan yung init, or inuuwi niya yung mga bote tapos doon niya ipampapaligo. And good thing din kay nanay ay makikita mo yung sinseridad niya, no, nung humingi na sorry yung nag-upload ng video. And sinabi niya na nagkamali lang naman siya, nagkamali lang naman yung nag-upload ng video, hindi agad hiningan siya ng sitwasyon. And then doon naman sa nag-upload ng video kay kuya, dalawa yan eh. Iba, una, sabi niya nga na just for awareness yung ina-upload yung video. Kaya actually dito rin sa ating channel, kaya tayo minsan nag-upload ng mga trending videos or reaction sa ganitong video ay just for the sake of awareness. Okay lang na nag-upload si kuya ng ganitong video, no? Na para nga naman maging aware ang madlang people, lalo na dun sa mga iniinom, binibili na ng pagkain. Maging maingat tayo kasi maaaring iba't ibang sakit ang makuha natin. Yun nga lang, siguro ang isa sa rules kasi talaga kapag nag-upload ka ng video, no, lalo na't medyo maselan or negative yung content mo, hangga't maaari sana, no, na binlearn niya na lang yung mukha ni nanay, kasi syempre kasiraan din yun ni nanay, lalo na't dito siya kumukuha ng kabuhayan niya, no. Ito yung pinaka-negosyo ng kanilang pamilya. Good thing ay nag-public apology naman si kuya. And yun, wala siya ibang intention doon, kundi just to give awareness sa atin, sa mga manonood. Okay, so both side may faults, may mali, pero at least, diba, sa pamamagitan nitong news, naliwanagan tayo.
So again, that's my reaction and iyan po ang ating say, ang ating masasabi doon sa viral video na nag-trendy kamakailan. Maraming maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan nyo po itong reaction video natin, kindly like and share para mapanood pa na iba. And also, don't forget to subscribe at i-click nyo rin po ang notification bell for you to be notified every time I have a new upload. This is Icer Mac, makita kita po tayo sa susunod na video and I'm saying, bye-bye!